Hello at welcome back to my channel. Okay, for today's video po, ituturo ko po sa inyo kung paano po ilink yung ating Hello Money account sa ating PayPal kung gusto nyo po ma-verify ang inyong mga PayPal account. So, ito po ay isang paraan po para ma-verify ang inyong mga PayPal account. Okay, para po sa mga wala pa pong Hello Money account, meron po akong video tutorial. Okay, ito po siya. Panoorin nyo na lamang po para malaman nyo po paano mag-open account sa Hello Money. Itong Hello Money po kasi ay pwede ninyong ilink sa inyong mga PayPal as bank or credit card. Though hindi po credit card yung makukuha po dito na MasterCard at saka yung virtual card niya kasi ito po ay isang debit card. As you can see po, nakalink na po dito sa aking PayPal yung aking Asia United Bank at saka yung MasterCard po, which is ito ay sa aking Hello Money account. Okay, so nagagamit ko na po ito sa pag-transfer po ng fund ng aking PayPal to Hello Money account. Okay, mag-login na po tayo sa ating mga Hello Money account kung kayo po ay meron na pong account dito sa Hello Money. Okay, so yung mga wala pa pong Hello Money account, download nyo lang po sa Play Store yung Hello Money app. Okay, kung gusto nyo pong ilink ang inyong mga Hello Money account sa inyong PayPal as bank, i-click nyo lamang po yung profile sa baba para makita po ninyo ang inyong mga account name tsaka account number. So, yan po ang aking account name tsaka account number sa baba. Okay, so yung pipiliin ninyong bank is Asia United Bank doon sa option po. Okay, so this time, ang gagamitin ko po sa pag-link ay yung virtual MasterCard ko. Kasi wala po ako nung MasterCard na physical. Kasi sa mismong Asia United Bank na branch po, pwedeng kumuha noon. At saka 100 pesos po yung bayad po noon. So, ito na po yung aking gagawin. So, dapat po may balance ang inyong mga Hello Money account para maikaltas po doon yung fee ng virtual card ninyo ng 100 pesos. Okay? So, para makita po ninyo ang inyong mga details. So, good for 1 year na po yon yung subscription ng virtual MasterCard po ng Hello Money. Okay? So, yung virtual MasterCard, pwede po ninyo itong ilink sa inyong mga PayPal. Okay? Pwede ninyo pong gamitin sa pagbayad po ninyo sa inyong mga transaction sa online kapag may laman po ang inyong mga Hello Money account. Okay? So, i-click nyo lamang po yung agree. Okay, so bago nyo po i-click yung agree, make sure po na binasa po ninyo yung mga terms and conditions. Okay, so ito yung gagamitin ko po na pag-link sa aking PayPal account. Gamit po itong aking virtual MasterCard as a credit card. Okay, after nyan, makikita na po ninyo ang inyong mga Hello Money virtual MasterCard details, which is yun po yung kailangan na details na i-input ninyo sa pag-link as credit card po nitong Hello Money account sa inyong mga PayPal. Okay, so pag-click nyo po yung view card, makikita na po ninyo ang inyong mga virtual MasterCard details. Okay, kung ililink nyo na po ito sa inyong mga PayPal account as a credit card, so ganyan po yung sample, yan po yung card number, yung tinakpan ko, at saka yung valid through, yan po yung expiry date niya, at saka yung account name. And then click nyo lamang po yung request CVV para mag-send po agad ng code sa inyong mga registered cellphone number dito sa Hello Money account. And then i-input nyo po yan sa pag-link po ninyo ng card. And then yung billing address po, make sure na same po yung address ninyo sa PayPal at saka dito sa Hello Money account po ninyo. And then click na lang po submit. Okay, so nakita po ninyo, nasubmit ko na po yung pag-link ko ng card nito. Nagbawas po siya ng 58 pesos, which is marerefund po agad-agad. Babalik po yun agad-agad yung kinaltas na 58 pesos. So make sure mayroon po kayong at least 165 pesos po dito sa inyong Hello Money account. Kasi sa pag-link po ng card, may bayad po na 58 pesos something. And then yung pag-confirm po ng card, or pag-confirm nitong virtual MasterCard sa PayPal at pag kuha ninyo ng PayPal code ay may charge po na 100 pesos. Pero marirefund po yon kapag na-confirm na po ang inyong mga PayPal code na inilagay sa inyong mga PayPal account. Okay? Marirefund po siya in a few days yung 100 pesos. Pero yung 58 pesos sa pag-link po ng card ay automatic po na in seconds lang po ay marirefund po agad yon sa inyong Hello Money account. Dahil nakalimutan ko po pala na screen record yung first step ng pag-link po ng card. So, yan po yung makikita ninyo at yan po yung i-fill out po ninyo na details. Galing po sa inyong mga Hello Money virtual MasterCard po na details. Okay? So, yung billing address, same po dapat yung address ninyo sa PayPal sa EOB or yung Hello Money account po ninyo. And then, click nyo lang po yung MasterCard. Then, click nyo lang po yung confirm card para mag-request po tayo ng PayPal code.
kasi yun po yung pinaka last step para ma-verify po ang inyong nilink na card or bank account, yung pag request po ng PayPal code. Okay, so click nyo lamang po yung get a code. So may charge po yan na 100 pesos. Okay, so depende na naman po yan sa rate po ng dollar, yung conversion po. Okay? Okay, so sa case ko, sa case po nito, na-receive ko po agad-agad yung code. Okay, so chinek ko lamang po yung aking history doon sa aking AUB or yung Hello Money account ko, yung history po niya doon. Chinek ko, nandoon na po yung receipt, which is yung receipt na yon, yung confirmation po ng aking pag-request ng PayPal code, nandoon na po yung PayPal code doon sa receipt na yon. So, click nyo lamang po yung enter code, then balik po kayo doon sa history po ng inyong mga Hello Money account. Kasi nandun po yung 4-digit PayPal code. Okay, so mapapansin ninyo na 876 na lang yung aking balance dyan kasi nagkaltas na po ng 100 pesos sa pag-request ko ng PayPal code. So yung may PP*9888 code, yan po yung sample na code na makikita ninyo sa inyong mga receipt. Okay, so yung 9888, yan po yung code na ilalagay doon sa pag-confirm po ng inyong card. Okay, so yan po yung text din na confirmation na nagkaltas sila ng inyong mga transaction sa inyong Hello Money account to PayPal. So, yan po. I-confirm na lamang po ninyo. Okay, so, i-click nyo na lamang po yung done. Kapag nagawa na po ninyo yung steps na to, okay, so, ibig sabihin, verified na po ang inyong mga PayPal account. So, yung way lang po kasi na ma-verify ang inyong mga PayPal account is pag nag-link po kayo ng inyong bank account or credit card. Pero may mga steps na po ngayon na sabi nila, which is hindi ko pa kasi na-try, kasi ito yung bago na pwede na daw mag-verify ng mga PayPal account gamit lamang po ang valid ID. So, hindi ko pa po na-try yon. So, check nyo na lamang po kapag nag-open po kayo ng bagong PayPal account po ninyo. Okay, hanggang dito na lamang po ang video ko na ito at sana po may natutunan na naman po kayo. Okay, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga upcoming video uploads. Okay, so thank you so much for watching everyone. See you on my next video. Bye!